For the great day of His wrath is come, and who shall be able to stand? Sabi sa Tagalog, 6:17, Tagalog ba? Sabi dyan, at ang dakilang araw na kanyang kagalitan ay darating, sino ba ang makakatayo? So yan ang tanong natin sa ating mga sarili. Sa pagdating kaya ng Panginoon, ako kaya'y makakatayo sa kanyang harapan? Kung ang sinag ng araw, mga kapatid, mga mahalaming bisita, sa tanghaling tapat, magsasummary na, di ba? Kaya ba natin titigan yung sikat ng araw? Hindi ba hindi? Ano na kaya ang presensya ng ating Diyos na siya'y darating? Makakatayo kaya tayo? So yung tanong na yan, hindi ko pwedeng sagutin yan para sa inyo at para sa akin. Tayo, personal, ang makakasagot niyan sa ating mga sarili. At sa gabi nito, yun ating pag-aaralan. Ano kaya ang gagawin ko? At gagawin natin upang sa pagdating ng araw na yan, tayong lahat ay pwedeng humarap sa Diyos mukha sa mukha at sasalubong sa Kanya upang tayo makaangkin ng kaligtasan. So that is the question. Yun ang tanong sa ating lahat. Pangalawa, mayroon pang isang tanong dito. Lucas 18, versikulo 8. Yung second line of this verse, ang sabi dyan, nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth? Ano sabi rin? Diyan may, pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? So, speaking of faith, mga mahal namin mga kaibigan, isa lamang na pananampalataya ang sinasabi sa Biblia. Yung pananampalataya na pinagsimula ng ating Panginoon Jesus. Kung tayo kaya sa kanyang pagbabalik, masusumpungan kaya niya ang bawat isa sa atin na merong pananampalataya. Okay? Kaya nga, ito ang gusto namin ipaalam sa inyo lahat. Na yung Panginoong Diyos, na kilala natin ang Panginoon Jesus, siya'y nangako, di ba? Na siya'y muling babalik. That is the promise. Yun ang kanyang pangako sa ating lahat. Pero ang ginagawa ng Diablo, hindi niya sinasabi sa bawat tao, bawat Kristiyano, kasi tayo naman ay naniniwala kay Kristo na ating Diyos. Di ba? Hindi niya sinasabi sa tao na hindi siya darating. Lahat tayo, alam natin, babalik ang Panginoon, di ba? Pero parang, bakit para tayo wala tayong ginagawa? Parang tayo, relax lang. Anong pinapasok ni Satanas sa isip ng tao? Matagal pa siyang babalik. Kasi matagal pa, anong ginagawa natin? Diba? Parang ganyan, pagising mo sa umaga, trabaho mo alas 3 sa hapon, pagising mo, anong oras ka gigising? Alas 11, hapon pa naman trabaho ko eh. Diba? Nakahilata ka lang para walang ginagawa. So yun ang daya na gustong ilagay ng Diablo sa bawat isa sa ating kaisipan na hindi tayo mahanda kasi matagal pa nga siya narating. Pero tingnan natin mga kapatid, ang tanong ng mga disciples ni Christ. This is the third question na dapat natin itanong din sa ating mga sarili. Matthew 24 verse 3. Anong sabi dyan? And as He sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto Him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? So habang ang Panginoon Jesus ay kasama niya kanyang mga disipulo, lumapit sila sa kanyang Panginoon. At sa anong tanong nila? Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? So ibig sabihin mga kapatid, the end of the world, di ba? Ang katapusan ng sanlibutan ito ay merong ipinakikita ang Diyos na kaakibat ng mga palatandaan upang malaman natin kung gaano na siya kalapit bumalik at upang ang bawat isa sa atin ay mahanda. Yun ang gusto nang mangyari ng Diyos sa atin. Yun ang panawagan ng Panginoon sa ating lahat na sana tayo ay mahanda sa nalalapit niyang pagbabalik. And speaking of the signs or sign of thy coming,
Ibig sabihin ng mga kapatid, ang Panginoon nakikiusap sa bawat isa sa atin sa pinakikita niya sa ating lahat na tinatawag natin itong mga palatandaan ng kapanahunan. Babasa natin yan sa Matthew 16, okay, verse 3. Okay. Sabi niya dyan, and in the morning it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but can ye not discern the signs of the times? Diba minsan tayo tao, tulad ngayon, malansangan, napakalansangan naman. Pag malansangan, anong susunod? Uulan, di ba? Alam ko, napakalinsangan. Uulan siguro. Di ba? Yan ang sabi niya sa mga tao sa kanyang kapanahunan. Alam niyo namang ulan kasi makikita niyo, medyo makulimlim, uulan. Pero ang sabi niya, datapwat, hindi ninyo mga kilala ang mga tanda ng mga panahon. So yun ang dapat natin malaman mga kapatid. At gusto ipalad ng Diyos. Dahil yung mga tanda ng panahon ito, mga tinatawag sa English signs of the times, ito'y nagpapahiwati kung saan na tayo sa kasaysayan ng sanlibutan ito at kung gaano nakalapit ang katapusan ng sanlibutan ito. At sana ito'y magdadala sa atin sa ating paghahanda. Speaking of the signs of the times, okay, ano ba ang mga palatandaan na binigay ng Diyos upang malaman natin kung gaano na kalapit ang kanyang pagparito? Basahin natin ang Marcos 13:7-8. Mark 13:7-8. Sabi dyan, and when ye shall hear of wars and rumors of wars, be not troubled, for such things must needs be, but the end shall not be yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be earthquakes. Kung titingnan natin mga kapatid, didilingit sa atin, kailan ang nangyari? More than two months ago, di ba, doon sa Turkey, tsaka sa Syria, ilang tao namatay doon? More than 50,000 people perished, namatay doon. At kailan lang? Maraming mga lindol na nangyari sa iba't ibang dako ng salibutan ito. Ano pang sabi dito? And there shall be famines and troubles. These are the beginnings of sorrows. Ito lamang daw ang sabi dito? Ang mga bagay na ito ay pasimula ng kahirapan. So, ibig sabihin, if you expect, ibig sabihin, kung tayo umaasa na sana bukas gaganda ba ang buhay natin sa mundong ito, anong sabi ng salita ng Diyos, ang Biblia? Simula lang ito ng kahirapan. So, ibig sabihin, every day that comes, araw-araw na dumarating mga kapatid, araw ay araw ng kahirapan. Diba? Alam nyo, hindi natin linit sa atin yon. Nung araw, if you have 1,000 pesos in your pocket, pumunta ka sa grocery, maraming laman wala, ilang balot yon? Eh ngayon, 1,000 mo. Punta ka sa anong grocery dyan sa bayan? Kardaba ba yun? Ilan naman na lang? Pahirapan pa yung dalawa sa mahal ng bilihin natin. Pahirap ng pahirap ang buhay ng tao. So, in this world, sa silibutang ito, mga kapatid, wala na tayong asahan pa, kagandahan pa. Kaya nga, ano nang magandang asahan natin at pag-asa natin bawat isa sa atin? Sabi ni Pablo, mga kapatid, 2:13 ng Tito or Titus. Ito na lamang ang ating inaasahan. Ang sabi niya dyan, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Sabi rito, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa. So ito na lamang ang inihintay natin, isang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. So wala na tayong asahan pa, kundi ito lamang ang pagbabalik ng ating Diyos. Yun na lamang ang pag-asa na meron tayo. Kaya nga pinakikita niya kung gaano na siya kalapit dumating. Sa pamamagitan natin makita sa ating paligid na tinatawag ng mga palatandaan ng kapanahunan. Tingnan natin ang Lucas 17:26-30. Gaya ng nangyari sa dilubyo sa panahon ni Noah at sa panahon ni Lot, ganito daw ang ugali ng karamihan ng tao sa pagbabalik ng ating Diyos. Sabi rin, and as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. Kung paano daw ang panahon ni Noah at ni Noah, ganun din yung panahon ng pagbabalik ni Kristo.
Anong mga ugali nila? They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered in the ark and the flood came and destroyed them all. Ibig sabihin, marami mga tao, anong iniisip nila? Naghahanda ba sila? Anong iniisip nila? Ano kayo kakainin ko? Anong iniisip nila? Sino kayo mapapangasawa ko? Ha? Anong iniisip nila? Ano pa kang gagawin ko? Ano pa sabi sa 28? Likewise also, it was in the days of Lot. They did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that the Lot went out of Sodom, it rained on fire and brimstone from heaven and destroyed them all. So 13, sabi ni Cristo, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Gayun din naman sa araw na anak ng tao ay mahayag. So ganito ang makikita natin, nakaugalian ng karamihan ng tao sa salumbutan ito. Okay. Tingnan natin mga kapatid, ano pang ugali na makikita natin that will really tell us na magsasabi sa atin kung gaano nakalapit ang pagbabalik ng ating Diyos. Lucas 1, Romans chapter 1, Roma 1, 26-32, tingnan natin. Ito yung mga palatandaan na makikita natin sa ating paligid. Anong sabi dyan? Sabi natin sa Tagalog. Dahil dito ay ibinigay ni sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita sapagkat pinilitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nag-iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangag-ningas. Balikan natin yung Romans chapter 1. Binasa natin 28, 29 na basahin natin. Ang sabi ito, at palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi na nga narapat. Nangapos po sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman. So ito yung description sa verse 29 mga kapatid. Ito yung makikita natin natural at ugali ng mga tao sa huling mga araw na ito. Mga kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapagupasala, 30, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga gatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang. Okay, tingnan niyo mga kapatid, ito talaga ang number one na problema ng mga magulang ngayon. Di ba? Lagi ko binibigay na example, nung araw, meron tayong mga mahal dito na mga bisita, may edad na sila. Sa panahon ninyo, titigil lang kayo ng nanay at tatay nyo. Pag sabing pasok, labas? O, pasok. Di ba? Ngayon, mga bata, nakaluwa na yung mata ng magulang, labas na yung litid, sino papasok? Si tatay at si nanay. Ayaw makinig ng bata eh. Baka hiblarin na lang sila. Pero kung ganyan kayo, ibig sabihin kayo kasama rito sa nilalarawan dito ng mga tao na masusupin sa mga huling mga panahon ito. 31. Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan. Mga walang katutubong pagiliw. Diba? Yung mga kabataan nung araw. Nung araw dito, siguro dito sa inyo sa Mindoro, meron pa ba paggabi, pag meron kabataan dumadaan, nakikita yung mga matatanda nag-uusap? Ano sinasabi nila? Ay, magandang gabi po, nakikiraan po. May ganyan pa ba? Hindi na uso? Nawala na. Diba nung araw, pag gabi na, may matatanda sa tabi, magandang gabi po, nakikiraan lang po. Diba? Ngayon, papasok sa bahay, yung paa, patong pa sa lamesa. Hindi naman bahay nila. Diba? Anong sabi dito? Walang katutubong pag-iliw, mga walang habag, walang awa. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos,
na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga, sabi niya sa baba, ang mga nagsisigawa ng mga yaon. So ito yung nakakalungkot, diba? At ito yung mga palatandaan ngayon sa ating mga, sa huling kapanahonan ito, mga ugali ng mga tao. Ano pang mga palatandaan, mga kapatid, na makikita natin sa tao? 2 Peter chapter 3, 3 and 4, tingnan natin. At ito yung nagsasabi, kung gaano na nga kalapit ang pagbabalik ng Diyos. Anong karamihan na sinasabi? Sabi dito, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. So ito yung sinasabi ng marami. Na sinasabi nila, matanda na ako ngayon. Sabi nyo, darating na, hindi pa rin dumarating. Ganun naman nangyayari araw-araw, wala namang pagbabago. Pero ang sabi ni salita ng Diyos, sino itong mga to? Sa huli ng mga kapanahonan daw, sabi sa 3, darating ang mga taong nanunuya. Kaya nga kung makita natin itong mga bagay na ito, anong sabi ng Biblia? Matthew 24, versikulo 33. Gaano na ba kalapit? Sabi ni Kristo dyan, so likewise ye, sabi niya, gayon din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya ay malapit na, na sa mga pintuan na. Gano'n daw kalapit? Nasa pintuan. So gano'n yung description na sinasabi ng Diyos kung gaano na siya kalapit bumalik. At sa ating pag-aaral, isang linggo ito mga kapatid na ating mga mahal na mabisita na pag-aaral. Starting tonight, up to Saturday night, and by God's grace, ipapaalam ng Diyos ang araw, ang buwan, ang oras, at ang taon ng kanyang pagbabalik. Para naman tayo ay tunay nga na mahanda sa kanyang pagbabalik. Kaya nga, anong dapat natin gawin? Lucas 21, sabi dito ni Kristo. Luke 21, 34, 35, 36. Sabi niya rito, and take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, so that they come upon you unawares. Ang sabi niya, natapuan, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan. Pag sabing kalasingan, mga kapatid, hindi lang yung hinebra, beer, or whatsoever. Hindi yon. Pwede ka malasing sa trabaho mo, sa posisyon mo, sa pag-aaral mo, sa lahat ng bagay na pwede maging hadlang sa iyong sarili at sa Diyos. Pwede yun ang maging dahilan na ikinalasing. Ano pa? At sa mga pagsusumakit ukol sa buhay nito. Ibig sabihin, cares of this life. Excuse me. So tayo mga kapatid ay ano, minsan ito yung ating nagiging priority. Diba? Ibig na pagising natin sa umaga, tayo magpasalamat, ano una lagi natin inisip? Lalo yung mga magulang. Problema, di ba? Maski meron isang kilo pang bigas, ano sinasabi natin? Wala nang bigas. Gaya dito sa inyo, di ba? Sa Mindoro, dito ang maling masasarap na bigas. May isang sako pa, ano sinasabi? Wala na akong bigas. Diba? Kaya nasabi dito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yon na gaya ng silo. So, ibig sabihin, kung ating puso at isip ay lagi doon nakatuon sa mga bagay na hindi sa atin magdadala sa kaisipan, sa pagbabalik ng Diyos, sabi ng Panginoon, ating itong ano? Bantayan sa ating mga sarili. Yun ang sabi niya. Kaya nga, ano ang dapat natin gawin bawat isa sa atin? Ezekiel 38 verse 7, tingnan natin. Ano ba ang dapat kong gawin at nating gawin upang tayo maging karapat-dapat sa pagharap sa ating Panginoon? Sabi diyan, be thou prepared and prepare for thyself and take all thy company
that thou assembled unto thee, and be thou a guard unto them. Ano daw dapat natin gawin? Humanda ka, o humanda ka, ikaw at lahat ng iyong mga pulutong na napisan ko sa iyo. So, ibig sabihin mga kapatid, kinakailangan natin ang paghahanda. Ano reason bakit tayo dapat maghanda? Sabi ni Amos, Kapitulo 4, versikulo 12, Amos 4:12, ang sabi niya dyan, yung line na yan, sabi niya dyan, therefore thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God. Maghanda kayo o tayo sa pagsalubong o salubungin mo ang iyong Diyos. Ito yung dapat natin gawin na paghahanda. The question is, handa kaya tayo? Pag lumindol ngayon mga kapatid, lumindol, mga 4 lang para hindi naman gano'ng kalakasan, ano mararamdaman natin? Takot o saya? Bakit natakot kayo? Kasi alam niyo pag namatay kayo, hindi tayo handa eh. Diba? Hindi natin maharap ang Panginoon. So yun ang dapat natin gawin mula sa gabing ito. Kasi panawagan ng Diyos to sa ating lahat, hindi lang sa amin. Tayong lahat tinatawagan ng Panginoon na maghanda. Bakit kinakailangan natin maghanda mga kapatid? Ano ba yung pangako niya sa ating lahat? John 14, basahin natin. 1, 2, and 3. Sabi ni John, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Ano sabi ni Kristo? Pumunta siya sa langit upang maghanda siya na dakong ating kalalagyan. Okay? Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Pag sabi niya, I will come again, it is sure, sigurado. And receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kaya sabi niya, kung saan ako, sana nandun din kayo. Kasi mga kapatid, kung tayo ay hindi maghanda, sino ang kukuha sa lugar na pinaghandaan ng Panginoon? Wala. Masasayang siya eventually. Or either it will be replaced, may papalit, na ibang tao sa ating katayuan. At hindi tayo papayag na ganun. Kaya siguraduhin natin ang ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. Kaya nga yung word na prepare, o yung paghahanda. Tingnan natin ang kahulugan nito or meaning nito sa dictionary. Okay? Merong tatlong kahulugan nito. Sabi nito, to make ready beforehand for some purpose, use, or activity. So, if you prepare, kung ikay maghahanda, ano daw? Gagawin mong handa bago pa mangyari yon. Diba? Example, may exam kayo next month. Kailangan maghahanda. Next month? Ngayon ka maghahanda for the next month's exam. Ano pa? To put in a proper state of mind. Ibig sabihin nyo, ating isip mga kapatid, ituon natin sa tamang kaisipan. Sa tamang kaisipan. Ano pa sabi? Plan in advance. Magplano ka na ano, advance. Malayo pa, nakaplano ka na. So yun pala ibig sabihin sa ating paghahanda. Ang tanong ngayon mga kapatid, the simple word na nagsasabi sa atin ng paghahanda or prepare, nagagawa kaya natin ito? O gumigising lang tayo araw-araw na para walang ginagawa o para wala tayong pakialam sa ating spiritual na buhay na merong Diyos na babali na sisingil sa atin, bawat isa sa atin, o either or kung saan niya tayo dadalhin. Kasi mga kapatid, dalawa lang ang pupuntahan natin. Dalawa lang. At dalawang tao lang ang tinitingnan ng Diyos dito. Naghahanda at hindi na? Naghahanda. Pag ikay hindi naghahanda, sa ka pupunta? Kapahamakan. Pag ikay naghahanda, sa kanyang pagbabalik, kay ikay kanyang aabutan ng kanyang kaligtasan. So dalawa lang ang kanyang tinitingnan. Hindi ito maraming tao na grupo, hindi. Dalawang klase lang ang paningin ng Diyos sa atin. Either or you're preparing or you're not preparing. Or either or you'll be offered salvation
or damnation, kapamakan. Okay. Tingnan natin mga kapatid, ano ba ang dapat nating ihanda? Kasi yun ang ating napapag-usapan ngayon. Okay? Sardinas ba? Dilata ba? Damit ba? Ano bang dapat kong ihanda? Israel 7 verse 10, tingnan natin. Sabi rito, "For Israel had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach Israel in Israel statutes and judgments." So ano dong dapat natin ihanda? Sabi sa talatang ito, yung ating mga puso. Ha? Sa pamamagitan daw ng ano, pagsaliksik na hanapin ang kautusan ng Panginoon, ibig sabihin, ano yung kautusan? It is the Ten Commandments of God, kanyang sampung utos. Upang gawin at upang magturo. Ito ang kanyang sinasabi sa panahon ni Isra at ganoon din sa ating kapanahonan. So, ang aking paghahanda mga kapatid, hindi yung damit, hindi pagkain. Di ba nung 2020, nag-lockdown, ano yung hinanda ng tao? Nagkaubusan ng tinpalinda sa grocery kasi nagpanikbayin. Naghanda silang dilata, noodles, whatsoever na mga bagay nito. Pero ang pagbabalik mga kapatid ng Diyos is more than that. Hindi natin kakailanganin yun eventually. Ang kinakailangan natin ipaghanda, yung ating mga puso. Ang ating puso. So, pag sabi ng Biblia mga kapatid ng puso, ano ba ibig sabihin ng puso? Yung tumitimok sa dibdib mo? Yung ba yung ibig sabihin ng puso? Okay? 23 verse 7 ng Kawikaan o Proverbs. Sabi riyan, "For as he thinketh in his heart, so is he." Kung paano daw siya mag-isip sa kanyang puso, ganun din naman siya. So ang ibig sabihin, pag sabi pala ng Biblia ang puso, hindi pala ito yung aking pusong literal tumitibok. It has something to do with my mind or thoughts. So pag sabi yung puso, ihanda mo yung puso mo, ihanda mo yung kaisipan. Ihanda natin yung ating mga kaisipan. Kasi bakit kailangan natin ihanda yung kaisipan natin? Ano bang natural o likas na kaisipan natin ngayon? Kung tayo'y tao na hindi nakakakilala sa Diyos. Psalms 94 verse 11. Awit 94 talatang 11. Ang sabi dyan, "The Lord knoweth the thoughts of men, that they are vanity." Ano daw? Nalalaman ng Panginoon ang mga pag-iisip ng tao na sila'y pawang walang kabuluhan. So upang yung ating isip ay mahanda na ito hindi maging walang kabuluhan, paano ito gawin natin? You have to prepare your mind or your heart para magkaroon ng kabuluhan. Anong gawin daw? Hanapin natin ang kanyang kautusan. O talimayin natin ang pinag-uutos ng Diyos sa atin. Kasi yun yung ano, ating pagkakakilanlan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga kung titingnan natin mga kapatid, ang natural na laman ng ating puso o isip, tingnan natin. Mark 7, 21, 22, 23. Ito yung natural o likas na laman ng ating isip. Sabi rito, "For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man." Kung hindi daw natin mabago yung isip natin, ito yung natural na meron sa kaisipan ng tao na mawalang kabuluhan. Anong daw gagawin ito sa atin? Ang lahat ng mga masasamang bagay nito ay sa loob na nagsisipagaling at nangakakahawa sa tao. So ibig sabihin, ako ay hindi mahanda kung itong mga bagay nito ay naroroon pa sa aking isip. Sa ating mga kaisipan. So kinakailangan daw na ano daw, mabago ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Romans 12 verse 2, anong sabi dyan? Romans 12 verse 2, sayin natin. Sabi niya, "At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag
iisip. Ibig sabihin, baguhin natin yung ating puso or isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So ito yung dapat nating gawin. Dapat nating gawin, mga kapatid, ay kinakailangan magkaroon tayo ng pagbabago sa ating pag-iisip. Pag sinabing pagbabago ng pag-iisip, kasi yung ating kaisipan ay ang puso ng tao, ang or isip natin. Anong sabi ni David? Nung si David ay nagkasala, isa lang hinili niya sa Panginoon para siya ay totally na ma-renew sa harapan ng Panginoon. Sabi niya sa Psalms 51 verse 10, sabi niya riyan, create in me a clean heart. Anong sabi niya? Ano request niya sa Diyos? Lihikaan mo ako ng isang malinis na puso. So mga kapatid, yun ang, ngayong gabi, yun ang ating ihilingin sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako na gawin mo sa aking isip na ito'y maging malinis. Kasi alam natin, hindi natin na itatanggi. Kung kayo magkasama ang barkada, lalo ng mga kakalutuyan, hindi man kayo makakababayan. Kung kayo ang nagtitipon, ano napapag-usapan? Unfortunately, napapag-usapan, hindi man mga luntian. Ano luntian? Ano ibang salita sa luntian? Ha? Ano English ng luntian? Green, di ba? Or verde. Di ba? Minsan mahalay, malalasong ang napapag-usapan. In which, sabi ng Panginoon, magbago tayo. Yun ang pag-iusap niya sa ating lahat. Okay, ano pang sabi dito? Okay. Ano mangyayari, mga kapatid, sa atin if ever magkaroon tayo ng clean heart or renewed mind? Okay. Ano mangyayari sa kaisipan ng tao? Sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 1:7. Sabi niya rito, 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi niya riyan, 1:7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ibig sabihin, ano magiging mangyayari sa aking isipan? Ha? Magkakaroon ng mahusay na kaisipan or sound, meaning balanse na kaisipan. At saan magagaling yung aking balanse ng kaisipan? Pwede ko ba makuha yun sa iba't ibang bagay? Hindi. Saan natin makukuha, mga kapatid, dito yung isip natin or puso natin ay mabago sa harapan ng Panginoon? Di ba binasa natin kanina? We have to seek God's law, ang kanyang kautosan. Kaya nga, may tanong dito ang mga disipulo ni Kristo. Sa John 6:27-28, basahin natin, ito yung katanungan nila. Ano ba ang dapat natin gawin? Gaya ng kanilang tanong. Sabi ni Christ sa 27, labor not for meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. 28, sabi ni dito, at ang sagot nila ka Kristo, then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? So upang mahanda tayo, mga kapatid, mamahal naming bisita, ito yung itanong natin sa ating mga sarili. Ano ang kinakailangan namin gawin o nating gawin upang ating magawa ang mga gawa ng Diyos? Okay, ano bang dapat nating gawin? Isa lang ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Kung babalikan natin yung sinabi ni Nehemiah, di ba? Hanapin natin ang kanyang kautusan. Kaya nga, anong dapat natin gawin? Sabi ni James or Santiago sa 1:22-25. Anong sabi niya dyan? James 1:22-25. Sabi niya sa 22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita. Ito yung dapat natin gawin. Tuparin natin. At huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ibig sabihin pala, tulad niya, nakikinig tayo. Nalaman natin ang dapat natin gawin. Pero hanggang pakikinig lang tayo at hindi natin ginagawa, sino dinadaya natin? Ako ba nadaya sa inyo? Mahirap madaya ng sarili natin. Kasi pag nadaya ka ng ibang tao, may matuturo ka. Ganun kasi mga ganun, nabola ako, nadaya tuloy ako. Pero kung sabihin, Brad, ano nangyari sa'yo? Ba't nadaya ka? Dinaya kasi ako ng sarili ko eh.
Pag yung sarili mo ng daya, medyo nakakahiya, di ba? At pero kadalasan yun na nangyayari sa tao. So, atong ano pang maraan kung tayo, ano, na tagapakinig lamang at hindi tagapagtupad. 23, ano pang sabi niya ni James? Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. 24, sapagkat minatos na niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagkadakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Okay? Ano daw ang kautusan, mga kapatid? Ito'y hinantulad sa isang salamin. Sa 25, ang sabi dito, ngunit, ang nagsisiyasat ng sakda ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at mananatiling ngayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kung hindi tagapagtupad ng gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kaya nga ang sagot kanina sa tanong kanina, mga kapatid, ano bang dapat natin gawin upang magawa natin ang gawain ng Diyos? Ang sagot ito. Ano sabi dyan? Basahin ko sa English. But who looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Ibig sabihin, mga kapatid, kinakailangan na tuparin natin ang 10 utos ng Diyos upang ang bawat isa sa atin ay matagpuang mapalad at gumagawa ng dapat natin gawin sa ating paghahanda sa pagbabalik ng ating Diyos. Tulad ng sinabi ko kanina, dalawang tao lang naghahanda, hindi mahanda, na tumutupad at sumusuway. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon ngayon, siya'y naglalatag sa ating harapan. Ano bang nilalatag niya sa atin? Jeremiah 21 verse 8. Ano bang nilalatag niya sa atin? Anong sabi dyan? And unto this people thou shalt say, thus saith the Lord, behold, I set before you way of life and the way of death. Ang sabi niya, inilalagay ko sa harap ninyo ang daan ng kabuhayan at ang daan ng kamatayan. Pag tayo tumupad, anong saan yung patungo? Sa buhay. Pero pag tayo lumabag, saan patungo yun? Sa kapahamakan. So it is our choice. Hindi pwedeng pilitin tayo ng Panginoon ang ginagawa ng Diyos sa atin, lalo na sa gabing ito, nilalatag niya ang ating katungkulan, tungkulin at duties. Tayo ang lalakad at pipili sa duty na yon na inilalatag ng Panginoon. Hindi niya tayo, ayon ng Panginoon na tayo napipilitan. Kaya nga, sabi rito, puntahan natin, mga kapatid, Psalms 19 verse 7. Anong kahalagahan ng kautusan na dapat natin itong sundin sa aking paghahanda? Ano bang gagawin nito sa buhay ko bilang isang salamin? Sabi rito ni David, for the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ano sabi ni verse 7? Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ibig sabihin, nagbabago. Kaya nga maraming tao ngayon nasa loob ng kalungan. Bakit? Ano reason? Dahil sila'y lumabag sa kautusan, hindi lamang ng Diyos, kundi ng batas ng tao. Na doon din pinagkuhaan yung kautusan ng tao mula sa kautusan ng Diyos. Diba? Kaya nga ito nangyari ngayon. Kaya nga, kinakailangan natin na ano, talimahin upang ano ito, sabi ito, our souls or our life would be what? Converted or mabago. Matthew 19:16-17. Okay. Ito yung requirement, mga kapatid, sa pagbabalik ng Diyos. Anong sabi niya dyan? And behold, one came and said unto him, good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? And he said unto him, why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, sabi niya rito, what kung ibig mong pumasok sa buhay? Di ba? Anong sabi ng Panginoon? I will come again and receive you unto myself. Upang yun ay matupad sa atin na tayo pag ano, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan sa kanyang pagbabalik. Anong sabi niya? Ingatan mo ang mga utos. Keep my commandments.
So ang pagsunod pala mga kapatid sa sapuk utos ng Diyos, meron tong ano, kinalaman sa ating mga kaligtasan. Hindi pwedeng ano, pumunta ka sa langit na ikay lumalabag o tagapaglabag ng kautusan ng Diyos. Because this is the only requirement. Diba, kung pumunta ka ng Amerika, bago ka makakuha ng visa, dami requirements eh. Pero sa Panginoon, there is one requirement. That is what? Keeping of His law. Diba? Upang tayo ay no, mahanda sa kanyang pagbabalik. Dahil yun lamang ang katungkulan natin bilang tao. Ano sabi ni Solomon? 12:13 ng Ecclesiastes. Tingnan natin. Sabi niya riyan, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Sabi niya dito, at ikaw ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So bilang tao mga kapatid, ang katungkulan natin ay walang iba kundi ang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Kaya nga, pwede ko bang sabihin sa harap ng Panginoon, Panginoon, tumatawag naman ako sa pangalan mo. Diba? Is it enough? Sapat na ba? Kasi lahat naman tayo, kung tayo ay naniniwala sa Diyos, tumatawag tayo sa Diyos, di ba? Lalo na pag wala tayong bigas, wala tayong pera, madalas ang tawag natin. Di ba? Pero tingnan natin, sino bang dinidinig ng Panginoon sa bawat tawag natin sa Kanya? Anong sabi dito sa Matthew 7? 21, 22, 23. Anong sabi niya dyan? Masaya natin sa Tagalog. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Okay? Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So hindi lamang yung ano, hindi yung tawag ka lang ng tawag na parang sapat na yon. Ang sabi ni Kristo, ginaganap ba natin, gumaganap ba tayo sa kalooban ng Ama o ng Diyos na nasa langit? Okay? Before continuing reading this one, ano ba ang kalooban niya? Anong sabi sa awit ko, right na versikulo 8? Sabi niya, aking kinaluluguran sundin ang iyong kalooban, o Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Yung kalooban pala ng Diyos, walang iba kundi yung kanyang kautusan, o kanyang sampung utos. Kaya kung balikan natin yung binasa natin kanina, 7:21, sabi niya, hindi ang lahat na nasasabi ng Panginoon makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban. 22, ano sabi ng maraming tao? Marami ang mga sasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipaghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? So, malaki pa sila sa harapan ng Diyos sa pangalan mo, Panginoon. Okay? Anong sinagot ng Diyos sa kanila? 23. At kung magkagayoy, ipinayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo na nga kilala. Ito mga kapatid, ang pinakamasakit na marinig natin sa harapan ng Diyos. Na kiniklaim natin, Panginoon, di ba kilala mo ako? Kilala kita, kilala mo ako? Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Anong dahilan? Anong sabi ng Panginoon? Hindi lang sila kinilala ng Panginoon, pinalayas pa yung mga taong ito. Anong sabi? Magsalayo kayo sa akin. Bakit sila pinalayo? Kayong manggagawa ng katampalasanan. Okay. Ano ibig sabihin ng katampalasanan? Kasalanan. Ano ba ang kasalanan, mga kapatid? Okay. Ano ba ang kasalanan? 1 Juan 3:4, ano sabi dyan ni Juan? Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalansang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalansang sa kautusan. So ibig sabihin pala, maraming tao ngayon, tawag lang ang tawag sa Diyos, pero ano, hindi sila nagsisipagtupad sa kanyang kautusan na yun ang ating kinakailangan upang mahanda tayo sa malapit niyang pagbabalik. Kaya nga anong dapat natin gawin, bawat isa sa atin? Sabi ni Pablo sa 2 Timothy, 2 Timoteo 2:19, sabi nito, 2 Timothy 2:19, sabi dyan, sa baba, gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nanatili na may tatak nito.
nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Kanina, hindi sila nakilala, di ba? Bakit hindi nakilala? Kasi lumabag. Ito naman, nakilala sila ng Diyos. Bakit? Paano sila nakilala? At lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, itong mga tao ito, kaya sila nakilala, ay no, sabi sa English, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Kanina, sabi dun sa mga tao, kayo gumagawa ng doers of iniquity or katampalasanan. So, upang makilala pala ako mga kapatid, at tayong lahat, anong kailangan natin gawin? Lisanin natin ang paglabag sa kanyang kautusan. Kasi yun ang ating ano, pagkakilanlan. Kaya ano panawagan ng Diyos sa ating lahat sa gabi nito, mga kapatid? Ezekiel 18, 30 and 31. Ezekiel 18, 30 and 31. Sabi niya riyan, therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, saith the Lord. Repent and turn yourselves from all your transgressions, so iniquity shall not be your ruin. Gaya na sinabi ni si Israel, ito rin ang panawagan niya sa ating lahat. Sabi niya, kayo'y mga balik-loob at magsihiwalay kayo sa lahat ninyong pagsalangsang. Sa gayon ang kasamaan ay hindi magiging inyong kapahamakan. Yun ang gusto nung mangyari ng Diyos sa ating lahat. 31. Ano pang sabi niya? Inyong iwaksin ang lahat ninyong pagsalangsang. Ibig sabihin, ipagwaksin natin sa pagsalangsang, anong susunod na gagawin natin? Tumupad tayo. Sumunod tayo. Na inyong isinalangsang at kayo'y magbagong loob at magbagong diwa sapagkat bakit kayo mamamatay o amgan ni Israel? So ibig sabihin mga kapatid, ayaw ng Diyos sana na mayroong mapahamak. Nananawagan siya sa ating lahat ngayon. Ayaw niya na mayroong isang tao na mapahamak. Pero gaya ng sinabi ko, the choice is ours. Sa atin ang pagpili. The Lord never forces anyone. Ang Diyos ay hindi namimilit kahit sino man. Nagbibigay siya sa ating harapan kung saan tayo patutungo at tayo ang pipili. Okay? Kaya nga, sabi si Hebrews 4:7, ang ugali pa naman ng Pilipino, anong ugali ng Pilipino? Ha? Pag may assignment, anong ugali? Gagawin ngayon? Okay lang. Mas matagal yung bukas, di ba? Ang ugali ng Pinoy, mamayana. Yan tinatawag na manyana habit. Di ba? Kunyari, tsaka na lang. Pero sabi ng Panginoon, and again, He limited a certain day, saying in David today, after so long a time, as it is said, today if ye will hear His voice, harden not your hearts. Ano sabi niya? Ngayon? Pag sabi ngayon, kailan to? Mamaya, bukas? Ngayon. Okay? Ano sabi dapat natin gawin? Ngayon? Kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Yun ang pakausap ng Diyos sa ating lahat. Yun ang pakausap niya sa ating lahat. Kaya nga, kung ibalik natin mga kapatid yung tanong kanina, balikan natin ang Revelation chapter 6:17. Sa pagbabalik ng Diyos, na siya'y merong malaking galit sa mga taong sumasalangsang sa kanyang kautusan. Ito ang tanong. Sabi dito, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan, at sino ang makakatayo? E sino ba makakatayo? Kung ako'y lumalabag, makakatayo kaya ako? Kung kayo'y lumalabag, makakatayo kaya kayo? Sino makakatayo mga kapatid? 12:7 na kawikian, basahin natin. Proverbs chapter 12 verse 7. Sabi nito. Sabi nito, the wicked are overthrown and are not, but the house of the righteous shall stand. Sino makakatayo sa araw na yon? Yung lamang mga matutuwid. Righteous. Ibang salita ng righteous mga kapatid, pag sinabing righteous, ibig sabihin you are perfect.
Pero maraming tao ngayon hindi naniniwala na sila ay makakarating sa kasakdalan. Di ba? Sabi mo, wala kasing perfect eh. Pag walang perfect, anong ginagawa mo? Hindi ka na magsisikap. Wala kasing perfect eh. Mali yun. Ipinag-utos ng Diyos sa bawat isa sa atin na kinakailangan nating abutin kasama ng kanyang biyaya ang kasakdalan. Di ba? Matthew 5.48, ano sabi diyan? Sabi niya riyan, be therefore perfect even as your Father in heaven which is in heaven is perfect. So kaya sinabi doon, sino daw yung kakatayo? Yung perfect or holy or righteous? At sino ang mga righteous na ito, mga kapatid? Ano bang ginagawa ng mga righteous na ito? Lucas 1:6. Luke 1:6, tingnan natin. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. Ang tao palang sakdal, or banal, or matuwid, ito pala yung mga tao, ano? Ano? Sabi dito, nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at paluntuntunan ng Panginoon. So that is our duty. Yun ang ating katungkulan. Dapat nating gawin. Kaya nga, ano ang mangyayari mga kapatid? Kunyari, bukas pa, bukas na tayo, bukas, sunod na lang. Di ba? Tawag tayo ng Panginoon, sabihin ng karamihan, tsaka na lang Lord, bata pa naman ako. Tsaka na pag nagka-edad-edad na ako, tsaka na ako magpapakabait, tsaka na ako maghahanda at susunod sa iyo. Tingnan natin ang sabi ng Biblia. At ang Panginoon ay hindi nagbibiro. When He says something, He means it and it is for real. Yun ay katunayan na totoo. Proverbs chapter 1, tingnan natin. Ito yung babala niya sa ating lahat. Proverbs 20, chapter 1, 24 hanggang 31. Sabi niya rin, because I have called and ye refused. Ako'y nanawagan? Huh? Sapagat ako'y tumatawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. 25. Kundi inyong iniuwi sa walang sa wala ang buong kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Pagdating ng Panginoon mga kapatid, that everything in this world will be shaken. Yung lindol sa Turkey, nasa hiniliit lang yun. Kumbaga, nasa dumi lang ang kuko natin yun. Yung darating na lindol in the near future, lalo na ba sabi sa Manila, magkakaroon doon the big one. Dito sa inyo sa Mindoro, ano bang ano dito yung ano, vulkan dito? Ha? Taal? Di ba dito sa mismo Mindoro, may ano rin dito? Halcon ba yun? Halcon? Oh. So, everything that is God's armaments, magsisabog yun. Kung hindi ka nahanda mga kapatid, hindi ka ano, matatakot at hindi ka makakatayo sa araw na yun. Kaya sabi ng Panginoon, dahil nanawagan siya, sabi nila, ako naman, hindi mo siya pinansin. Pagdating ng panahon na yun, ano gagawin ng Panginoon? Tsaka ka lang tatawag sa kanya, huli ng lahat. Ano sasabihin niya? Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka inyong takot ay dumarating. 27. Pagka inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at ang peace ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Nabaliktad na. Ngayon, nananawagan ng Diyos, ay mo sumagot. Pagdating ng panahon, tayo nang tatawag sa Kanya, dahil natakot na tayo, ang gagawin ng Panginoon, hindi naman siya sasagot sa atin. So we are not to wait for this what? For this time. Huwag natin hintayin. Ang sabi dito, hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Anong takot? Yung pagtupad sa kautusan ng Diyos. Sa 30, ano sabi dyan? Ayaw sila ng aking payo. Nagpapayo Panginoon, lapit na sumunod kayo sa akin. Pero ayaw natin. Kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya ano mangyayari? Kaya
sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagawa. So, ibig sabihin, babalik lang sa atin yung mga bagay na ating itinanim. Nagtanim ka ng ano? Ng hindi pagsunod at pagsuway? Anong anihin mo? Diba? Kapahamakan. So, ang Diyos, mga kapatid, sa hapong ito, sa gabing ito, siya'y nanawagan sa ating lahat. Kaya nga, ano ang dapat na matagpuan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik sa ating, sa bawat isa sa atin? Huling talata na babasahin natin sa gabing ito. Basahin natin ang 2 Peter chapter 3, 11 and 14. 2 Peter chapter 3, 11 and 14. Sabi niya sa verse 11, yamang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano nga anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamawain. So alam natin mga kapatid, ang lupang ito ay magugunaw. Ano lang man ang dapat natin gawin? Sabi nito, what manner of persons ought ye to be? So tayo ang makakasagot nun. Ano kaya ang aking kalagayan sa harapan ng Panginoon? Ano sabi niya sa verse 14? Ito sana ang masumpungan ng Diyos sa ating lahat. Sabi ni Pedro dito, wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, yun na ating tinitingnan, yung mga bagay, lalo na sa malapit ang pagbabalik ng Diyos. Sabi niya riyan, be diligent that ye may be found of Him in peace. Tayo kanyang ano, matagpuan na merong ano, kapayapaan. Without spot and blameless. So paano ito mangyayari mga kapatid na tayo matatagpuan na walang spot, blameless at in peace? Ano ang paraan upang tayo matagpuan na ganito? Isa lamang mga mahalaming tagapakinig. Psalms 119:165. Anong sabi dyan? 119:165. Sabi niya rin, great peace have they which love the law, and nothing shall offend them. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan at sila'y walang kadahilanang ikatitisod. So ito yung ating dapat na mabot, mga mahal naming tagapakinig. Na sana, ha? Ang Diyos ay nakikiusap sa atin na sana ating pagsikapan na mahanda tayo sa kanyang malapit na malapit ng pagbabalik. Malalaman natin sa series ng gabi ng ating pag-aaral ang araw at oras ng kanyang pagbabalik. At ang kinakailangan natin sa gabing ito, ipinaalam ng Diyos sa atin. At ating duty, ating katungkulan, ayan o, ang paghanda. Sa panong paraan? Sa pagtupad sa lahat niyang mga kautusan. So magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong sa inyong presence at sa inyong pagtugon sa aming invitation. And again sana bukas, the same hour, the same din oras sa kung paano sinundo, babalikan kayo bukas at ganoon din naman kay ihatid after sa ating meeting. So before siguro sa ating closing prayer, baka meron kayong mga katanungan or questions, please feel free to have your inquiries or questions or clarifications kung meron man kayong gusto nyong liwanagin sa ating pag-aaral.